What's up, Rip Talk? So, kamusta naman kayo? Ulit, no? And again, pasensya na ulit kasi matagal akong nawala. And ang ginagawa ko kasi is parang work and life balance, no? So, hindi lang ako basta nagtitrade or nag-work. So, para mabalance din yung life. So, I do free diving and I also do underwater photoshoot. So, to support that, no, baka sabihin nyo, eh, baka nagdadailan lang yan. And to support that, here are some of my personal photos that I have taken underwater and I personally edited this one, right? This once, right? So, here's the before and after. Ipapight down na lang sila dito. Ayan, mga, siguro mga ilang shots, mga tatlo to support the story na sinasabi ko and to prove na hindi ako nagdadailan lang. Sabihin nyo, nagdadailan lang yan, wala na yung ma-content, ganyan. Actually, I feel bad for myself kasi wala na, hindi na ako nakagawa ng content like this because I'm too busy editing photos na kinuha ko sa underwater. Okay? And also, I'm building my brand. And so, if you're willing to support me, I will appreciate it sa by following my Instagram. So, doon ko pinopost usually, mostly ng mga underwater shots ko, okay? So, moving on, okay? So, may nagtanong, no? Gusto ko lang sasagutin din to. Hindi ko na siya nasasagot before. Or nakalimutan ko na siyang sagutin. So, ang question niya is parang, kung tama yung pagkakaintindi ko, no? Ang question niya is, kung nakakayaman ba talaga ang pagtitrading at meron daw kasi nagsasabi na hindi naman nakakayaman ang pagtitrade. Okay. So, to answer that question, there are many factors na dapat nating i-consider, no? Medyo pinagpapuwisan na ako. Na dapat nating i-consider para masabi natin na kung nakakayaman ba, para masagot natin na kung nakakayaman ba talaga yung pagte-trade, okay? First of all, yung margin, no? Big factor yung margin. Although, let's say, nandun na tayo dun sa marunong ka mag-trade, marunong ka mag-risk management, but one of the big factors na kailangan natin i-consider is yung margin. So, gaano kalaki yung capital mo? Okay, million ba yung capital mo para masabi na mag-profit ka kahit 1-2% is pwede na or enough na para pambili ng grocery or stuff like that. Okay? And then, isa pa sa nakikita ko na malaking factor is yung ang tawag dito. Hindi siya yung capital eh kasi kasama na yun dun sa parang yun na yung idea ng margin. Okay? So I think yung ang tawag dito yung siguro yung pag sinabing profitable kasi, hindi naman ibig sabihin na consistent palagi yung panalo mo, di ba? Or mataas yung siguro yung win rate mo, pero matatalo at matatalo ka rin. No? So, katulad na sinasabi natin before, na hindi araw-araw Pasko. No? So, one of the big factors din yung mga pagkatalo. Okay? So, kung gaano kalaki yung natatalo natin and kung gaano kalaki yung napapanalo na natin. Okay? So, it's still nagpo-fall pa rin siya sa ang tawag dito, yung kanina, yung margin or about balance. Ganyan. And then, pag sinabi kasing profitable sa trading, hindi naman yan automatically mayaman na. Okay? Or, hindi naman porket sinabing profitable sa or profitable trader ka, hindi automatic ibig sabihin nun is mayaman ka na. Okay? So, magpo-fall pa rin yan, again, yung margin, kung gaano kalaki yung nire-risk mo, kung gaano kalaki yung willing kang mawala sa'yo, at kung gaano kalaki yung nagiging profit mo per trade. Okay? So, yung PNL naman kasi, again, katulad nung sinabi natin before, no, yung PNL is computed yan by percentage. Okay? So, again, it will also fall on your margin. So, kung gaano kalaki yung capital mo, gaano kalaki yung tin-trade mo, based dun sa capital mo, ang profit nun is based dun sa, is calculated sa percentage. Okay?
yun, considered na rin dun yung leverage, yun. Paano yung computation, yung mismong formula ng ano, na PNL. Okay? So, in summary, in conclusions, no? For me, no. Okay? So, totoo na hindi naman talaga nakakayaman yung pag-trade. Or, kasi nga, merong ano eh, merong parang studies and then nakasulat din sa ilang mga libro, no? Na in order for us to consider rich, you need to have at least seven, if I'm not mistaken, seven sources of income, no? Para, yun, sabi na ganun. Tsaka, depende rin eh. Iba minsan, yung definition ng pagiging mayaman ng iba is depende. Like, mayaman ka in a form of you have a little bit more than enough, okay? Or you have enough, you are happy, you are financially free. So, mga ganun, no? So, hindi siya, I mean, para sa akin, it's just my own opinion, pero let me know your thoughts, no? Na pag sinabing mayaman, hindi siya nagbe-base dun sa meron kang mamahaling gamit, malalaking bahay, maraming bahay, ganyan. So, for me, it depends on someone's perspective na paano ka, anong definition mo ng mayaman? Yes, merong certain standard, no? Na pagiging mayaman, pero aside from that, meron tayong yun nga, sinasabi natin na a little bit more than enough, are you considered rich? Ganyan. Pero meron ding basihan na numbers, no, para ikaw ay masabing mayaman. Okay? So siguro yung sinabi ko nina based on luxurious things, ganun. Na siguro enough lang, ganyan. Pero pag sinabing mayaman, parang may katumbas na numbers eh, no? So kailangan ito yung income mo. So in order for us to have this kind of income based on their rich standard, so magpo-fall pa rin yung margin and stuff like that sa trading, no? So kahit na profitable ka, kung maliit naman yung tinitrade mo, is hindi siya ganoon kadaling sabihin na magiging mayaman ka sa pagte-trade lang, okay? So kung malaki naman masyado yung margin mo at nagte-trade ka mag-isa, to start with, mayaman ka na. Ganun, kung may certain number lang tayo ng standards na susundin. Pero kung hindi naman at isa lang at yung trading lang yung nag-iisa mong source of income, I don't think so. Okay? So ako, I don't consider myself rich. Just to be honest, no. Although I have investments like this condo unit, like stocks, crypto, stuff like that, yan. I still don't consider myself rich. And yun, as much as possible, no? As much as I can, I'm still building my own business and trying to make multiple sources of income until I'm satisfied and yeah, something like that. No, hindi lang naman pagte-trade yung inaatupag ko. So, yun lang guys, siguro tuloy-tuloy lang, no? At huwag tayong sumuko kung ano man yung naririnig natin na sa tingin natin negative sa iba, huwag tayong magpaano siguro doon. Kung may narinig man tayong negative sa iba, no, pwede natin siyang i-consider as or i-take as a challenge na, o sige, yan pala ang tingin mo, I will prove you wrong. Right? So, let's beat them in their own game. Right? By not giving up and still getting inspired and having enough courage, just remember, parang may kasabihan before na nabasa ko lang siya sa isang stone somewhere na hindi ko na matanda ako saan. I think sa kwarto yata ng kuya ko yun. Na it takes a lot of courage to become who you really are. Okay? So, na-inspired ako dun sa phrases na yun and talagang kung isipin mo, halos sa lahat ng bagay, it will take enough courage for us to do whatever we want. Okay? To basically, pinakasimple yung bagay, gumising sa umaga, like 5 a.m. kahit hindi naman natin gusto, pero it will take us enough courage para gawin yun. Okay? So, parang ganun yung sample. But anyway guys, thank you still for your supports and continue watching my contents. I hope to
ano ba, mabigyan ko pa kayo ng iba pang contents aside from trading, no? So soon, siguro, try kong gumawa ng mga contents about underwater, free diving, ganyan. So sa mga nabanggit ko na before, sa mga nakakaalam, nabanggit ko na to before na nag-free dive ako, and I'm trying to start a vlog. Medyo nahihiya lang talaga ako umarap sa camera kapag nasa labas na. Pero yun nga, kailangan ko pa ng enough courage para gawin yun. But soon, sana magawa ko yun, ma-share ko lahat sa inyo. And yeah, I'm excited. Pero eh, ma-overcome ko rin yung fear. Ayan. Tapos may share rin sa inyo. Okay? So yun lang guys, maraming salamat ulit. Sana nakatulong ako, sana nabigay ko yung point ko. Sana kahit pa paano nasagot ko yung question ko. Okay? Thank you guys for watching, and I'll see you soon.